Ay, basahin ko yung ating teksto na binasa noong nakaraan. Sabi ng Luke chapter 5 verse 31, sabi ni Jesus, "For I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." At dito sa Hebrews chapter 7 naman, Hebrews chapter 7 verse 25, ang sabi diyan verse 25, "Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them." Praise God. So diyan ay nagsasabi na ang Panginoong Jesus, sapagkat ang subject dito ay si Jesus Christ, si Kristo ay may kakayanang iligtas sila na sumasampalataya sa Kanya, na lumalapit sa Kanya, lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, may kakayanan siyang iligtas sila hanggang sa kaduluduluhan. Save to the uttermost, or ang ibig sabihin ay simply to save them completely. To give them complete salvation. Naniniwala ko na mahalagang ma-establish din sa atin, mga kapatid, ang assurance of salvation. Of course, marami sa atin ngayon, lalo na matatagal na, ay panatag naman na tayo ay assured sa ating salvation. Pero paano tayo nagkaroon ng katiyakan? At ito yung bagay na magandang maintindihan ng mga bagong mananampalataya. Minsan may mga church members din na lumaki kasi sa church at naisip natin na tayo ay ligtas na dahil tayo ay lumaki naman sa church and then later on na baptized na at nagpapatuloy. Pero ano ba ang nagbibigay ng assurance para sa ating kaligtasan? Sapagkat marami ang hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At ang iba naman ay tumatagal sa loob ng iglesia, tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, at namamatay rin na sabihin nating part ng church. Pero ano ang naging assurance ng kanilang kaligtasan? Well, tayo ay tumatayo sa posisyon na naniniwala tayo na ang kaligtasan ay ginagarantiya ng Biblia, ng salita ng Diyos. Ito'y itinuturo ng kasulatan. Subalit hindi lahat nga ay may ganitong posisyon. In fact, mayroong at least tatlong kaisipan na maaaring marinig natin sa labas o sa ibang mga pananiwala na nagpi-prevail sa mga naglilingkod sa Diyos, sa mga nasa church. Ang isa ay nagsasabing hindi natin talaga matitiyak ang ating kaligtasan hanggang tayo nabubuhay pa. Ito ay natitiyak lang natin, nalalaman lang natin na tayo ligtas kapag tayo ay nasa kabilang buhay na. In short, kailangan mamamatay tayo or mamamatay sila na hindi nila alam kung sila'y ligtas o hindi. Pero sila'y naglilingkod sa Diyos. Ang pangalawa ay pwede nating tingnan na nagsasabing kailangan muna bago ang isang Kristiyano makapasok sa langit, kailangan muna siyang i-purify. Ibig sabihin, kailangan siyang dumaan sa purging. At ang purging na yan ay una, of course, yung tinatawag na purgatory. Pero sa lupa ay meron tinatawag na mga penance. At merong tinatawag na mga indulgences. So yan ay aral ng Roman Church. At yan ay tinuturo na sa pamagitan nito ang kasalanan natin na sinasabing na-remit sa pamagitan ng cross ni Kristo ay pinagbabayaran natin. Or babayaran natin ang mga penalties. And so may mga indulgences, may mga penance,
At kapag namatay ang isang Kristiyano, ay kailangan muna niyang dumaan halfway between this life at sa kalangitan, dumaan muna sa purgatory. Kaya ang Roman Church ay nagtuturo na mayroong tinatawag na meron siyang tinatawag na Church Triumphant. Ito yung mga nasa langit na, and supposedly ito yung mga saints. At meron tinatawag na Church Militant, at yun yung buhay pa, yun nandito pa sa lupa. And then meron tinatawag na Church Expectant. Ito yung mga Romano-Katoliko, sapagkat yun ay aral nila, na nasa purgatory. At nag-expect na sila ay makakatawid, makakalagpas doon at papasok sa langit. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng panalangin para sa mga patay. So we have the prayer for the dead. At yan ay aral ng Roman Church. In fact, kung kayo ay nagpa-practice nagse-celebrate or nangingili ng tinatawag na All Saints Day. Ang All Saints Day ay kakakabit ito ng aral ng purgatory. At ang All Saints Day ay panalangin para sa mga patay. Para panalangin, araw na ito ay inaalala at ipinapanalangin ang mga namatay. Yes, All Souls Day. Meron silang meron yang tinatawag na November 1, November 2 kasi yan eh. All Saints Day, November 1, November 2 ay All Souls Day. So yung All Souls Day, so yan yung araw na kung saan ang mga namatay ay inaalala at pinapanalangin. At supposedly, ang mga nasa purgatory ay makakatawid sa kalangitan sa pamagitan ng penance ng mga nabubuhay, panalangin ng mga nabubuhay, at mga indulgence na mga nabubuhay. So ito'y aral, and to think na maraming naniniwala dito. Maraming naniniwala at umaasa sa bagay na yan. And that's the reason kapag may mga namatayan, we spend time sa mga anniversaries. Kailangan nating alalahanin yung araw ng kanilang kamatayan, at sa araw na yun ay pagpray ang kanilang mga kaluluwa. Hoping na sila ay makakatawid, makakalagpas sa purgatory at makakatawid sa kaluwalhatian. So in short, there is no guarantee. In fact, hindi kayang igarantiya ng church na ang kung kailan at sa kung gaano karaming penance ang kailangan para ang kaluluwa ng nasa purgatory ay makakalagpas at makakapasok sa kalangitan. There is no guarantee. Kailangan mo lang itong gawin habang nabubuhay ka, and just hope. Now, ang hope na ito ay hindi living hope, kundi ito ay parang wishful thinking na sana sa pamagitan ng paggawa ng mabuti or sa mga indulhensya ng mga nabubuhay, yung nasa purgatory ay makatawid na sa kalangitan. But there is no guarantee. So, yun ay ilan lamang sa mga aral. Ang pangatlong kaisipan pa na pwede nating tingnan ay yung nagsasabing you are saved for as long as you believe. Ang isang tao ay ligtas hanggat siya'y sumasampalataya, at kapag siya'y tumigil sa pagsampalataya, siya nawawala ang kaniyang kaligtasan. Okay, when a person stops believing, he loses his salvation. So ibig sabihin, ang kaligtasan niya ay nahahawakan lamang niya hanggat siya ay sumasampalataya. Now, maintindihan natin ang pananampalataya ay may bahagi. Ito ay involved sa ating kaligtasan. Pero ang idea na you are saved for as long as you believe ay nagpapakita na ang kaligtasan ay nasa kakayanan nung individual na sumampalataya. Nasa pagpapasya ng individual para sa kanyang kaligtasan. So kapag siya ay tumigil sa pananampalataya, which is ito yung idea ng free will, na tayo ay pinili ng Diyos dahil sa pinili natin siya, dahil sa sumampalataya tayo sa kanya. So ang free will ay ng tao ay inilalagay sa unahan, at dito nakasalalay ang lahat ng gagawin ng Diyos sa buhay niya. So iyan ay ilan sa mga masasabi kong hindi biblical na pananaw, mga kapatid.
Noong nakaraang, sa unang part natin ay binigay ko sa inyong huling statement na kung saan sinabi na binasa natin sa isang preacher na hindi talaga ang pananampalataya ang nagliligtas, kundi yung object ng ating pananampalataya. It is not faith that saves, no? But the object of our faith. Ibig sabihin, ko ang ating faith ay mali ang object, mali ang pinatutungkulan, ibig sabihin hindi si Jesus Christ, then there is no way na ang faith na yan ay makapagligtas. That's the reason hindi natin ina-advocate yung have faith in yourself. Ang salita na yan ay magandang pakinggan because somehow yan ay nagbibigay, nag-encourage sa tao. Pero ang Biblia ay hindi nagtuturo ng ganitong bagay na have faith in yourself. Ang Biblia ay nagtuturo lang ng isang object of our faith at yan ay ang Diyos. Diba? Trust in the Lord with all your heart. Especially when it comes to salvation, then mahalaga na ang object ng ating faith, ang pinatutungkulan ng ating pananampalataya ay yung Savior, our Lord Jesus Christ. So, paano tinuturo ng Biblia ang assurance of salvation? Meron tinatawag tayong siguro common o narinig na ng iba ang salitang eternal security. Eternal security ay isang doctrine na naging controversial din sa mga nagdaang panahon, especially sa panahon ng Protestantism. At dito ay essentially ay pinapakita dito na ang tao kapag niligtas ng Diyos ay siya ay eternally saved. Siya ay fully saved at hindi na mapapahamak pa. At naniniwala tayo sa aral na yan ng Biblia, mga kapatid. Pero paano ba ito bini-breakdown ng scripture? Una, simulan natin sa ilang mga talata ang assurance, ang guarantee ng ating Savior. Sabi ni Jesus sa John 10, verse 28, "And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands." So yan ang promise ng ating Panginoon, ng Savior. Sabi niya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at sila'y hindi mapapahamak. So, that word is a promise. At pwede nating sabihin, that is a guarantee. Considering na ang Panginoon ay the true and faithful witness. Ang totoo at tapat na saksi. Na hindi siya nagsisinungaling, His word is a promise, His word is practically a guarantee for us. At sabi niya, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Hebrews chapter 5, sabi ng author sa verse 9, "And having been perfected," speaking of Jesus Christ, "He became the author of eternal salvation to all who obey Him." So, ang ating Panginoong Hesus na pinasakdal sa pamagitan ng kanyang mga suffering sa lupa ay naging author of eternal salvation. Siya ang naging mayakda. Siya ang naging source. Siya ang naging giver. Ibig sabihin, there is eternal salvation because of Him. So, napakagandang makita na dito ay binigyan ng description na ang salvation ay binibigay ni Kristo ay eternal. Eternal. Pag sinabi natin eternal, walang katapusan. It goes on and on, forever. So, sabi ng ating teksto sa chapter 7 ng Hebrews verse 25, "He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him." Save to the uttermost, ibig sabihin to completely save. Since He always lives to make intercession. At babalikan natin yung verse na yan dahil meron tayong gustong tingnan dito sa context ng Hebrews chapter 7 sa verse 25 na yan. kung titingnan natin, siguro masaya na natin ngayon dito sa... Ang context ng Hebrews chapter 7, di ba? Actually, ang book of Hebrews ay pinapakita ang kahigitan ni Kristo sa mga
hinahangaan na tinitingala ng mga Hudyo. Ang si Moses, si Aaron, si Joshua, those men na para sa kanila ay mga malalaking mga tao na mayroong malaking role na ginampanan sa programa ng Diyos para sa Israel. And then there are the angels. Pero sabi ng author ng Hebrews, Jesus is above them all. Si Kristo ay nakakahigit sa kanilang lahat. Bagamat siya ay dinala sa lupa, siya ay naging tao sa kaunting panahon, di ba? Siya ay sinugo sa lupa for a little season, for a little while, pero yun ay para sa kaligtasan natin. At siya ay sinubok at siya ay napatunayang worthy na maging Savior. So siya ay naging author of eternal salvation at sinabi rito, he is able. Kaya niya. So dito pinapakita ng ating Savior ay hindi lang basta magliligtas at pagkatapos to some extent ay gi-give up kanya. Kaya niyang iligtas ng lubos ang mga sumasampalataya sa kanya. Kaya niyang ibigay ang complete salvation sa mga mananampalataya. Ito ay may basis. Ang context ng Hebrews chapter 7 ay nagpapakita sa atin na itong si Jesus Christ ay nakakahigit kay Aaron sa kanyang pagiging high priest sapagkat siya ay, ang sabi rito, siguro basahin na lang natin ang ilang talata sa verse 22. Makikita natin kasi sa context ng chapter 7 na si Kristo ay nag-introduce ng better covenant. At ang better covenant na yan ay ang covenant of grace compared sa covenant of law. And then, ang better covenant na ito ay na-established under better promises. Merong mas magagandang mga pangako. Ibig sabihin, yung mga promise ng Diyos sa tipan na ito ay nakakahigit sa unang tipan na kinakapitan ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat ang better covenant ay na-established or sabihin natin na-introduced or pinagtibay sa ilalim ng better sacrifice. At ano yung better sacrifice na yon? Of course, yung sinless blood ng ating Panginoon. Sa Old Testament kasi, they have animal blood na hindi talaga nakakalinis ng kasalanan, kundi natatakpan. Pero sa New Testament, we have the blood of Christ, the precious blood of the Lamb. Sabi ng Hebrews chapter 7, verse 22, by so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Surety. Ano bang ibig sabihin ng surety? Guarantee. The guarantee of a better covenant. Sabi niya rito, also, there were many priests because they were prevented by death from continuing. So, ibig sabihin, sa lumang tipan, marami mga priests. Specifically, high priest. Bakit marami? Kasi namamatay sila, so kailangan may pumalit. Lagi may pumapalit. They were prevented by death from continuing. But he, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Ibig sabihin, ang kanyang pagiging saserdote, ang kanyang pagiging intercessor between for the sinner, for man, between God and man ay unchangeable. Hindi ito napuputol, hindi siya kailangang palitan. So, ibig sabihin, ang bisa ng kanyang priesthood, it will continue on for as long as we need it. So, doon pumasok yung salita ng verse 25. Therefore, he is able to save to the uttermost those who come to God through him. Sa Old Testament kasi makikita ninyo na ang priest, especially ang high priest, ay umaakto ring savior yan eh. In a sense, ay para siyang savior at ito ay may kinalaman sa mga accused. Na kapag sila ay accused,
dahil sa isang crime na hindi nila ginawa, they can run doon, pupunta sila sa isang city of refuge, and then doon sa city of refuge ay kanilang ipipresent ang kanilang case at sasabihin sila ay hindi guilty sa kasalanan na yon. So habang sila naman ay nandun sa city of refuge na yon, ang guarantor na hindi sila sasaktan at hindi sila magagalaw ng avenger, yung naghihiganti ay ang high priest. Hanggat buhay ang high priest at siya mananatili sa city of refuge, safe siya. Pero kapag namatay ang high priest, then it's a different case. Diba? So yun ang ibig sabihin na yung guarantee, yung assurance, yung safety na pwedeng i-promise ng high priest, it only lasts for as long as he lives. And that's why napakagandang makita ang priestly work ni Jesus, he lives forever. Even if it takes thousands of years, 10,000s of years, para matubos ang lahat ng mga lalapit sa Diyos, Jesus Christ is able to save them to the uttermost. Sapagkat siya ay mayroong unchangeable priesthood. So yan ang isa lamang sa tinatawag na mga basis ng assurance of our salvation. At meron pa tayo makikita mamaya. Now, ang salitang kaligtasan, kailangan din natin siguro maintindihan mga kapatid na ang salitang kaligtasan ay mayroong dalawang klase. Ano? Pwede kasi nating maranasan ang kaligtasan doon sa mga temporal situations natin. Pwede natin itong tawagin na specific salvation or temporal or problem-specific salvation. Ibig sabihin, may sakit ka, pwede kang iligtas ng Diyos sa iyong karamdaman. Danger sa kalsada, pwede kang iligtas ng Diyos at pwede mong masabing niligtas ako ng Diyos sa disgrasya. Nabangga ang sasakyan ninyo at ikaw ay na-spare ang buhay mo. So, that is salvation. Diba? Ang babae nanganganak, sabi ni Paul kay Timothy, ay pwedeng iligtas ng Diyos sa kapahamakan, kamatayan, kung siya ay sasampalataya. Ang Israel ay niligtas ng Diyos sa Egypt. Inahon at nang hinabol ng army ni Pharaoh ay dineliver sila ng Diyos. So that is salvation. Pero ang salvation ay hindi tumagal sapagkat sabi nga ni Jude sa verse 5, kung babalikan daw natin ang history ng Israel, pagkatapos silang iligtas sa Egypt ay pinatay sila sa disyerto. So ang salvation na yon ay pwede nating isipin as problem specific, occasion specific na mga napagliligtas. Pero ang kung pag-uusapan ay kaligtasan mula sa kasalanan, kaligtasan ng kaluluwa, which is yun ang talagang pinaka primary reason kung bakit si Jesus Christ ay dumating sa sanglibutan. Mababasa natin sa Matthew chapter 1 yan, verse 21. He will save his people from their sins. From their sins. So, when we talk about salvation na may kinalaman sa kaligtasan ng ating kaluluwa, this is a different case of salvation, mga kapatid. I believe ito ay labas doon sa kategorya na yun. Ibig sabihin, ito yung mas malaking gawa ng Panginoon at yung kaligtasan natin sa mga problema sa lupa ay secondary lang. So when we talk about this kind of salvation, hindi ito yung temporal na salvation. Ang isang term na pwede kong gamitin na nababasa ko sa ilang mga scholarly works ay plenary salvation. Pag sinabing plenary, ito ay pangkalahatan. Ito ay semantic nito ay complete salvation. Ang plenary salvation na ito, ang salvation na ito na binibigay ni Kristo ay lubos.
At ang kalubusan ng kaligtasan ay pwede natin itong tingnan sa dalawang bagay. Una, it covers your whole lifetime. Ito ay sumasakop sa buong lifetime ng tao. Ibig sabihin, past, present, future. Pangalawa, it covers your whole being. Ano ibig sabihin ng whole being? Body, soul, and spirit. Okay? Ang temporal salvation ay pwede kang maligtas sa isang present danger, aksidente, yan ay physical na accident na salvation. It does not mean na naligtas ka sa aksidente ay ligtas ang iyong kaluluwa. Ang tao ay pwede manatiling sinner kahit nakakaranas ng deliverance ng Panginoon sa mga panganib. So, it doesn't cover everything, mga kapatid. Kahit doon sa statement ni Jesus na sa isang babae, maalala niyo sa Lucas, may isang babae na naghugas ng paa ni Jesus sa bahay ni Simon na Fariseo. Sabi ng Panginoon, your sins are forgiven. At nag-isip yung mga tao, sinong tao, mga Pharisees, sinong taong ito na nagpapatawad ng kasalanan? At sabi ng Panginoon, sabi niya, umuwi ka, babae, sabi niya, your faith has saved you. Your faith has saved you. So makikita natin na ang salitang yan ay hindi lamang doon sa kaso ng babaeng yun na ginamit ni Jesus. Your faith has saved you. Kahit sa panahon na nagpagaling siya ng mga may karamdaman, ay ginamit niya rin ang similar statements. Your faith has made you well. Diba? So ang mga tao ay nakaranas ng kagalingan, deliverance sa karamdaman, sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So yun ay problem specific. Temporal salvation yun. Pero ang salvation ng kaluluwa na siyang dahilan na si Kristo na matay sa krus upang bayaran ang penalty of sin, ito ay kaligtasan na complete, lubos. Na kapag ito ibinigay ng Diyos sa isang tao, siya ay ligtas completely sa buong buhay niya. Ibig sabihin, hindi lang siya ligtas sa nakalipas niya mga problema at sa future ay hindi siya, wala siyang guarantee. Kung binigyan ng Diyos ng assurance na siya ay ligtas na sa penalty ng kanyang past sins, ng kanyang lumang buhay, ng kanyang makasalan ng buhay, then kaya ring ibigay ng Diyos ang guarantee, ang assurance, na siya'y ligtas sa mga panganib na darating sa unahan. Even beyond his natural life. Sapagkat beyond this life, mayroong isang malaking danger na naghihintay sa mga sinner at yan ay ang judgment. At binibigyan tayo ni Kristo ng assurance na tayo ligtas na sa judgment na yun. So it is a complete salvation. Ating titingnan ang ilang references natin, Ephesians muna. Ephesians chapter 5. Although ang subject dito is love, ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia, kinumpare ang pag-ibig na mag-asawa, lalaki at babae, husband and wife, sa pag-ibig ni Kristo at sa kanyang iglesia. Well, ang sabi ng John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ang pag-ibig ng Diyos ang nag-direct ng bagay na ito na tayo ay ililigtas ng ating Savior mula sa kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So, nasa likod nito ay ang pag-ibig ng Diyos. So, hindi ito malayo, mga kapatid ko. Although ang analogy ay nasa relasyon ng mag-asawa. Sabi rito ni Pablo sa verse 25, sabi niya, husbands, love your wives just as Christ also loved the church. Gaya na inibig ni Kristo ang iglesia and gave himself for her. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish.
So ang verse 25, 26, at 27 ay nagpapakita actually sa atin ng tatlong kalagayan o tatlong panahon ng buhay natin. Sa krus, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa iglesia. So ito'y bahagi ng nakalipas, it's history. At ito'y nagpapakita rin na tayo ay merong past life, lumang buhay, sinful life, at si Kristo'y namatay para sa atin, sa ating lumang buhay. Well, and mga kapatid, when kapag ang sino ay lumalapit sa Diyos at ina-acknowledge sa kanyang kasalanan at siya'y nagsisisi at siya'y pinapatawad at inaaring ganap, hindi siya pinapatawad sa kanyang future sins. No? Tandaan natin yan. Siya'y pinatawad sa kanyang past sins. Hindi tayo patatawarin ng Diyos sa ating mga future sins sapagkat hindi pa natin yun nakukommit. Hindi tayo excuse ng Diyos sa ating mga future sins. Okay? Ang ating past sins, ang ating mga kasalanang nagawa sa lumang buhay, sa ating sinful life, they are all forgiven. Kasama ng original sin na ating minana sa ating mga magulang na hindi natin ginusto, pero tayo pinanganak na makasalanan. So it's all forgiven. So ang ating pinagsisisihan sa Diyos sa oras na yan ay, Lord, hindi yung future, kundi yung ating nakalipas na buhay. At yun ay nakasalalay sa krus ni Kristo. At sa dugo ng ating Panginoon, alright? Now, ang kasunod na verse ay tumutukoy sa present, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. So ang sanctifying work ay presenting, ginagawa. So ito yung nangyayari at nararanasan natin in the present life. Pagkatapos na tayo ariing ganap sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ngayon ay pinababanal. Siniset apart, nililinis. And that is the work of the Holy Spirit. That He might present. So yan ay future naman. That He might present. So namatay siya sa krus para sa atin, pinababanal niya tayo ngayon para sa araw, sa panahong darating, itayo ay ihaharap niya sa kanya, sa kanyang sarili na isang maluwalhating iglesia. Or maluwalhating mga mananampalataya. So, makikita natin na ang pagliligtas ni Kristo ay plenary. It covers the whole lifetime, yung ating past, yung ating present, at yung ating future. And it covers our whole being. Pag sinabing whole being, body, soul, and spirit, mababasa natin yan sa 1 Thessalonians chapter 5. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sabi rito, and now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Preserved. Okay? So nakikita natin doon ang mga keywords niya ay sanctify, complete, preserved. Okay. Sabi ni Paul ay nawa kayo ay ma-preserve, i-preserve ng Panginoon, ng Diyos hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Anong ipipreserve sa atin? Body, soul, and spirit. So makikita natin ang salvation, it covers the whole person. Hindi mo pwedeng sabihin ligtas ka lang sa iyong lumang kasalanan, pagkatapos ang present buhay na buhay mo ay marumi pa rin. Puro pa rin bisyo, puro pa rin kasalanan. You cannot claim salvation na ligtas na ako dahil sumampalataya ako, pinatawad ng aking mga kasalanan sa nakalipas, at tapos walang manifestation sa buhay mo ngayon. Pwede nating sabihin ng Panginoon ay laging ay nakatingin sa puso, and that is true, but it does not mean na yung labas ay hindi na tinitingnan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, mula sa puso ay lumalabas ang lahat ng mga bagay. Kung marumi ang puso, marumi ang lalabas. Kung malinis ang puso, malinis ang lalabas. So kung ang kaluluwa natin ay nahugasan, then ito'y unti-unting mag-demonstrate
sa pamagitan ng paghuhugas din ng ating buhay. So, mahalaga natin maintindihan ang bagay na yan. So, makikita natin dito ay na ang verse 23 nagsasabi na ang pagliligtas at ang keyword dito ay sanctifying, preserving, ay sumasaklaw sa ating buong pagkatao. It covers, it is applied to the whole person, body, soul, and spirit. Okay? Ano pa? Pwede natin tingnan dito ang Philippians 1. Sa Philippians chapter 1, okay, we love this verse, di ba? Sabi ng verse 6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Until the day of Jesus Christ. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa. So merong sinimulan Diyos sa buhay natin. Ano ba yung sinasabi dito ni Paul sa mga Philippian believers? Yung kanilang kaligtasan. Yung pagliligtas sa kanila, yung gospel do ay dumating, tinanggap nila, at ito ay nag-deliver sa kanila sa kapangyarihan ng kadiliman, at ngayon sila ay nabubuhay ng mga mananampalataya. Sabi ni Paul, I am confident na yung sinimula ng Diyos ay tatapusin niya. Yung salita ritong complete, he will complete it. Hindi ibig sabihin na tatapusin na may katapusan, kundi lulubusin. That's the idea, lulubusin. So ibig sabihin, yung pagliligtas ay lubos. And Paul is confident na ang kaligtasan tinanggap ng mga believers na ito ay lubos at lulubusin ni Kristo sa kanilang buhay. So makikita natin na ang kaligtasan ay lubos, complete, ginarantihan ng ating Panginoon, at ito ay lubos sapagkat hindi si Kristo ay hindi tumigil sa paggawa, sa pagliligtas, okay, sa krus. Ibig sabihin, nung matapos ang krus, tapos na ba ang kanyang paggawa? Tapos na ba ang kanyang pagliligtas? No. Ang sabi ng binasa natin sa Hebrews kanina, he makes intercession. In fact, kahit nung nakarang linggo sa unang bahagi, ay binanggit natin ang bagay na yan. Jesus makes intercession for our sins. He lives forever. Hindi katulad ng priest sa lumang tipan na mamatay sila, may papalit, mamamatay, may papalit, but Jesus lives forever at siya ay nagpapatuloy na gawin ang kanyang trabaho sa kalangitan, alang-alang sa mga nililigtas. At nililigtas niya. That is the reason he is confident. Yung sinimulan ng Diyos na mabuting gawa. So yun, sinimulan. So it's just the beginning. Ang kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang pag-aaring ganap, is just the start. Yan ay pasimula lamang. Lulubusin ito ng Diyos. So siya ay gumagawa na patuloy. So tandaan natin mga kapatid, ang kaligtasan natin ay gawa lang ng Diyos sa buhay natin. Gawa lang ito ni Kristo. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, ito'y hindi ito na may kinalaman sa kaligtasan, okay? Ito'y hindi mo ginawa sa sarili mo, kundi gawa ni Kristo sa iyo. At ikaw ay nagpaubaya lamang sa kanyang paggawa sa pamagitan ng pananampalataya. Babalikan natin yung role ng pananampalataya maya-maya. Okay, sabi ng 1 Peter chapter 1, paano tayo pinipreserve? Paano iniingatan ang mga naliligtas? Si Peter ay mayroong ganitong salita sa 1 Peter chapter 1. So, lulubusin daw ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang sinimulan hanggang sa araw ng Panginoong Jesus, sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pagdating. So, how does he do this? Ang sabi ng 1 Peter 1, napakaganda ng context dito ni Peter. Siguro basahin ko lang verse 4 and 5. So tayo ay, ang verse 3 kasi nagsasabing tayo ay pinanganak na muli. We are born again to a living hope. Yan ang verse 3. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. At sabi sa verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you.
So, may mga taong iniingatan ng Diyos sa lupa, pinipreserve niya, sapagkat ang mga taong ito ay mayroong inheritance sa langit na naka-reserve para sa kanila. So, iniingatan tayo ng Diyos sa lupa sapagkat may naka-reserve na bagay sa atin. Na makikita natin na ang pagliligtas ay ang kaligtasan o sabihin, ang saving work at ang saving experience natin, ito'y hindi nagsimula doon lang sa araw na tayo ay nakakilala sa ating Savior. It goes back, gaya ng ating pinag-usapan sa unang bahagi, na ang pagliligtas na gagawin ni Kristo sa mga makasalanan ay nag-originate sa kaisipan ng Diyos. At doon sa kaisipan ng Diyos, may mga taong inappoint, pinili ng Diyos para sa mga specific purpose, specific plan ng Diyos, at tinawag yun ni Peter dito na inheritance. So yung mga bagay na yun ay naka-reserve para sa specific na mga tao. At para hindi masayang yung mga bagay na yun na in-reserve ng Diyos, ililigtas niya yung mga tao na yun. That is the reason si Paul and si Peter nagsimula rito, tayo ipinanganak na muli sa buhay na pag-asa sa pamagitan ng resurrection ni Jesus Christ patungo sa inheritance natin. Ang purpose niyan ay para ibigay ng Diyos ang bagay na inireserve niya para sa iyo. So you are saved for that. Niligtas ka, ni Kristo, among other reasons, para finally ma-enjoy mo ang inheritance ng Diyos para sa iyo. Inireserve niya para sa iyo. Kaya nga, ang sabi ng verse 5, who are kept by the power of God. Inheritance reserved in heaven for you who are kept by the power of God. So, ang verse 5, ang subject ng verse 5 ay hindi na yung inheritance, kundi yung mga mananampalataya na tatanggap ng inheritance. You, yung dulo ng verse 4, you who are kept by the power of God. Through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So dito sa verse 5, makikita natin na ang binanggit ang salvation, through faith for salvation, ang salvation dito ay future. Ready to be revealed in the last time. So pinapakita ni Peter dito na pagliligtas ay future na pagliligtas. Yung tayo ay finally papasok sa presence ng Diyos, sa kaluwalhatian. Okay? It does not mean na hindi siya naniniwala sa kaligtasan na natanggap natin ngayon. Mababasa natin yan mamaya-maya. So, ipinakita muna niya na yung inheritance natin ay nasa Diyos at yun ay naka-reserve sa Diyos, kaya tayo na kanyang ipinanganak na muli sa pamagitan ng resurrection ni Kristo sa buhay na pag-asa na ito ay iniingatan ngayon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, may dahilan kung bakit kailangan niya tayong ingatan. May dahilan kung bakit kailangan i-secure ang ating salvation. Di ba? So, hindi ito nakasalalay sa purpose natin, sa ating free will, na kung gusto ko maligtas, maliligtas ako. Kung ayaw ko at hindi ako sasampalataya, then I will not be saved. Hindi ito nakasalalay sa gusto ko. Ang kaligtasan ay nagsimula sa kaisipan ng Diyos, pinlano ng Diyos, may mga bagay na tinakda ang Diyos, at dahil dito, yung mga tao na hulog sa kasalanan ay kanyang ililigtas para sila ay ma-reconcile sa kanilang inheritance. And that's the reason ang kaligtasan na yan ay kailangang i-secure, i-guarantee. At ang sabi ni Peter dito, ang mga taong ito na ipinanganak na muli sa buhay na pag-asa ay iniingatan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos para magligtas, meron din siyang kapangyarihan para ingatan at i-preserve ang mga iniligtas. So yung mga namatay na yung mga dahilan ng kamatayan ni Kristo sa krus ay iniingatan ngayon para sa kanilang
future salvation. Napakagandang isipin, mga kapatid. Dito rin, sa chapter na ito, ay pinapakita ang past, present, and future tenses ng ating salvation. Ready to be revealed in the last time, sa huling araw. Now, tuloy ko lang, verse 6. So siguro, mamaya ko muna puntahan yung verse 6. Susundan ko yung aking outline para makita ninyo yung kaisipan na ating idadrive. So yung salitang preserve kasi ay ang idea dito ay iniligtas sa kabulukan. Kapag ang isang bagay pinipreserve natin, like halimbawa pagkain, ayaw natin siyang mabulok. Okay, nakakita na ba kayo ng pagkain na hindi nabubulok? Di ba? So lahat naman ng bagay sa lupa ay mayroong expiration. So hindi tayo bibili ng mga product na mag-expire na or expired na. So usually nakalagay doon sa product kung kailan na expiration niya. Pero may mga product sa lupa na hindi nag-expire. Di ba? Naalala ko yung comparison ng burger. Mayroong sandwich dito, Big Mac na pin-reserve. Aba, bumilang na ng ilang taon, hindi nabubulok. So that is something else. Di ba? Ano kaya meron dun sa product na yon? May preservative. Di ba? So merong preservative na nagiging dahilan para ma-hold ang corruption. And that's the reason kailangan tayong ingatan ng kapangyarihan ng Diyos upang ang corruption ay hindi mag-take over sa ating buhay. Remember, tayo'y nasa lupa, katawang lupa pa rin, at tayo ay, ang law of sin ay nasa ating katawan, so ang corruption ay pwedeng makapasok unless may preserving power na ilagay ang Diyos sa buhay natin. And that is present salvation. So mayroong pagliligtas sa ating lumang buhay and then ang pagliligtas sa ating present na kalagayan mula sa laban sa corruption, we are kept by the power of God. Sundan natin yan. Salitang preserve na yan ay napakahalaga. Dito sa isang talata naman, ay gusto kong kuhain ang salitang what is the word? The word is confirmed. Acts chapter 15. Simulan natin sa Acts chapter 15. Now, ang Acts chapter 15 ay napakaganda because ito yung nagpapakita, verse 8 and 9, ay nagpapakita na ang pananampalataya ng tao, ang pananampalataya, hindi ito yung talagang nagliligtas. Kundi yung sinasampalatayanan natin. At kung walang gagawin ang Diyos na ating sinampalatayanan, then ang faith natin ay mawawala ng kabuluhan. So ibig sabihin, para ma-appropriate ng lubos sa tao, sa sinner ang kaligtasan, kailangan mayroong gawin ng Diyos kapag ating ipinresent ang ating faith. Sapagkat kahit manatili tayong believer, unless God responds to our faith, then mananatili tayo na sinner. Right? Tingnan natin mabuti. Acts chapter 15, verse 8 and 9. Dito'y nire-relate ang naranasan ng pagbuhos ng Espiritu sa family ni Cornelius. Sabi rito sa verse 8, "So God, who knows the hearts, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us." So yung outpouring ng Holy Spirit sa bahay ni Cornelius ay kapareho ng outpouring ng Holy Spirit sa upper room. Sa upper room, ibinuhos ang Espiritu sa mga believer na Hudyo.
sa bahay ni Cornelius, for the first time ay ibinuhos ang Espiritu Santo sa mga Gentiles. So, ano ang nangyari? Yung pagbuhos ng Holy Spirit sa bahay ni Cornelius ay acknowledgement ng Diyos or affirmation ng kanilang pananampalataya. Sapagkat alam ng Diyos sa kanilang puso. Of course, kung hindi believer ang family ni Cornelius, there is no way na Holy Spirit ay ibubuhos ng Diyos. So, God who knows the heart acknowledged them by giving them the Holy Spirit just as He did to us and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. In fact, yan ay parehong salita dito sa Ephesians chapter 1. Sometimes sa mga verse na ito ay maraming beses na natin nabasa pero kinukonnect natin sa ating subject ngayon. Sabi na Ephesians 1 verse 30 na lang, "In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. So yung word of truth, narinig ninyo, in whom also having believed." So narinig, pero ano ang dapat natin gawin? Sampalatayanan. "And having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." The Holy Spirit of promise. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Kailan? Pagkatapos na sumampalataya. Meron ako narinig na interpretation dito na ang sealing ng Holy Spirit ay hindi talaga dumating sa panahon na ikaw ay sumampalataya, kundi after you believe. Ibig niyang sabihin na ang Holy Spirit, baptism ng Holy Spirit, o ang sealing ng Holy Spirit ay later experience pa. Pero hindi ganun ang ating makikita dito. Ang ibig lang sabihin dito sineliuhan ang mga believer ay siniseliuhan ng Espiritu Santo. Pero hindi ibibigay ang Holy Spirit unless makita muna ang pananampalataya o sumibol muna ang pananampalataya. Kaya ang sabi rito, having believed, dahil sa kayo'y sumampalataya, kayo'y sineliuhan ng pangakong Espiritu Santo. So, ang sealing ng Holy Spirit ay hindi later experience. Ang sealing ng Holy Spirit, it is the same baptism of the Holy Spirit, at ang baptism of the Holy Spirit, hindi yan later experience, yan ay nararanasan natin sa pasimula ng ating paglilingkod sa Diyos. Gaya ng ating nakikita sa Acts chapter 1, sa bahay ni Cornelius din, at sa mga examples ng Book of Acts. Ito ay bahagi ng ating karanasan ng kaligtasan. So, sealed with the Holy Spirit of promise, verse 14, which is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. The guarantee, the Holy Spirit is the guarantee. Balikan niyo yung binasa natin sa 1 Peter kanina na tayo ay ipinanganak na muli sa buhay na pag-asa patungo sa isang mana na naka-reserve sa langit. Inheritance, reserved in heaven for you. At sapagkat yun ay naka-reserve sa langit para sa iyo, sa lupa, ikaw ay niligtas at ngayon ay iniingatan. So, sa paanong paraan tayo iniingatan? Well, kung i-relate natin ng Ephesians 1, ang pag-iingat ng Diyos sa atin ay ginawa niya una sa pamamagitan ng pagseselyo sa believer ng kanyang Espiritu Santo. Okay? So, ang pagbibigay ng Espiritu Santo ay hindi natin pinoprovide. It is not a requirement on our part na para matiyak kong ligtas ako, kailangan matanggap ko ang Espiritu Santo. It is not a requirement para sa atin. It is the gift. It is a gift of God. Kapag genuine ang faith mo, then there is no reason para hindi ibigay ng Diyos ang pananampalataya, ang Espiritu Santo. Di ba? Pero kung hindi genuine ang faith mo, then maaari hindi i-hold niya ang Holy Spirit until such time na mag-grow ang genuine faith sa buhay natin. And maybe that's the reason kung bakit may mga tao na bumibilang ng panahon na na-baptized,
between water baptism and then Holy Spirit baptism ay bumibilang ng panahon because doon sa pasimula ay hindi pa lumitaw ang genuine faith. Maybe na, naaya lang, maybe, sige, nabaptize na yung kaibigan ko, magpabaptize na rin ako. O kaya naman, baptize na kasi yung parents ko, so ako ay lagi nilang kinukulit, magpabaptize na lang din ako. Pero, so unless, kapag ganito ang ating posisyon sa panahon ng ating baptism, then there is no reason para ibigay ng Diyos ang Holy Spirit. Pero pag genuine faith, ito'y i-acknowledge ng Diyos. At ang kanyang acknowledgement is like a receipt, di ba? Parang resibo rin yan. So, ang selyo ay parang garantiya, parang resibo na genuine ang iyong faith, na ikaw ay merong mamanahin sa langit. So that is the work of that is the purpose of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Paul sa Ephesians 4 verse 30, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed for the day of your redemption. You are sealed for the day of redemption. So yung sealing ng Holy Spirit ang purpose niyan ay para dalhin ka sa iyong inheritance. At yung inheritance na yun maaabot mo, tatawid ka sa pamagitan ng redemption of your body. Yun yung tinatawag ni Peter kanina, yung tinatawag niyang salvation ready to be revealed in the last time. Yung redemption of our body. So, ikaw ay sinelyuhan para magarantiya, para igarantiya ng Diyos na ikaw ay makakaabot sa iyong inheritance. So, tinawag ito ni Paul dito na redemption of your body. Sabi niya, don't grieve the Holy Spirit that is in you. Now, of course, ang grieving ng Holy Spirit ay walang kinalaman sa mapapahamak ang kaluluwa mo or mawawala ang kaligtasan mo. It's just that ang Holy Spirit ay nariyan at hindi mo dapat i-grieve ang Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ay may ginagawa sa buhay mo. Would you rather na ang Espiritu Santo sa buhay mo ay nagigrieve sa lahat ng araw ng iyong buhay o masaya at naliligayahan ng Panginoon sa iyong Christian life? Don't grieve the Holy Spirit because it is in you at ang Holy Spirit na yan ay selyo mo, garantiya ng katubusan ng iyong katawan. Napakaganda. Amen. So, dito natin makikita na ang pagpipreserve ng Diyos sa mga banal, sa mga nililigtas niya, ay ginagawa ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. The Holy Spirit acts as or works as a seal in our life, and that same Holy Spirit, hindi lang tayo sineselyuhan na para bang marka na, para bang may stamp ka na. Yun kasi ang idea ng seal . Pero hindi ito yung seal yung passive. Ang seal ng Holy Spirit ay active. Preserving yan. Pag-iingat sa buhay mo. Which means, kapag ikaw ay sinelyuhan, ang statement nga ni Barbanham, when you are sealed, sabi niya, when you are sealed in Christ, Satan is sealed out. Ibig sabihin, hindi ka na magagalaw ng kaaway. Garantisado. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mabawi pa ng kaaway ng Diablo. Satan is sealed out. Anumang gusto niyang gawin na katulad ng kaya niyang gawin way back bago dumating ang Holy Spirit sa buhay mo, ngayon nandiyan ang Holy Spirit, hindi na niya pwedeng gawin. Hindi na siya pwedeng pumasok, hindi na siya pwedeng makialam sa buhay mo sapagkat ikaw ay markado o selyado ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, wala na siyang karapatan. Ang may karapatan sa buhay mo ay ang iyong Savior. That is how God preserves His people. Umbabalikan natin ng Philippians, sabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Minsan iniisip natin na ang kaligtasan nga ay ating gagawin. Pero hindi pala. Ang kaligtasan ay ating i-demonstrate sa pamagitan ng ating godly life. Makadiyos, banal na pamumuhay. So, yun ang tinatawag na perseverance of the saints. Ang perseverance of the saints ay hindi nagsasabing magsikap ka para maligtas ka.
Ang ibig sabihin ng perseverance of the saints, nagsisikap ka dahil ligtas ka na. Pero ang pagsisikap na yan ay hindi human effort. Ang pagsisikap na yan ay gawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi ni Paul, "For it is God who works in you, even to do and to will according to His good pleasure." So yung paggawa at yung pagnanasa ay gawa ng Diyos. Parehong gawa ng Diyos sa buhay mo. So everything na ngayon ay nararanasan natin as believers, saints, at sabihin natin spirit-filled na mga Christian, ang desire at ang action is motivated by the Holy Spirit, by the indwelling of the Holy Spirit. At ito'y ginagawa ng Diyos para i-preserve tayo. Para ingatan sa corruption, sabihin, nilinis na tayo para hindi na tayo madumihan ulit ng kasalanan, there is the Holy Spirit. Hindi naman ibig sabihin na totally hindi ka na magkakasala as a Christian even if you have the Holy Spirit, but yun na nga, may Holy Spirit na nag-grieve kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan. The Holy Spirit is grieved. Ibig sabihin, merong active presence na nag-check ng buhay mo. Kapag tayo gumagawa ng kasalanan at wala tayong maramdamang guilt, wala tayong maramdamang conviction, walang espiritu na nagsasabi sa puso mo na mali yung ginagawa mo, hindi ka ba nahihiya, hindi ka ba natatakot, nagtatago ka lang, pero alam mo sa sarili mo na mali yan. If there is no conviction against those things na kahit na alam mong mali, then baka wala ang Holy Spirit. And that's a problem. Because if there's no Holy Spirit, wala kang kapangyarihan laban sa corruption. Ang corruption ay pwedeng bumalik sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Biblia, pwedeng maging mas masahol pa kaysa sa una ang kalagayan ng tao. Nalinis na siya, pero walang nag-iingat ng bahay na nilinis ng Diyos. All right. So, balikan ko ang 1 Peter. Ang sabi ng 1 Peter ulit, saan ba tayo nagtapos doon? Verse 5, di ba? "Kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time." So, iniingatan daw na kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, we believe, but God does the keeping. Ang pwede lang natin gawin ay sumampalataya, magtiwala. Pero ang talagang nag-iingat ay ang Diyos. Alright? Ang Diyos ang talagang nag-iingat. Para saan? For salvation. Ready to be revealed in the last time. So yun din ang takbo ng context ni Paul sa Ephesians. Sealed to your inheritance. The Holy Spirit is the guarantee of inheritance, which is, sabi niya, the Holy Spirit is your seal for the day of redemption. Sabi naman ng takbo ng salita ni Peter dito, for salvation ready to be revealed in the last time. So, pwede natin tingnan ito as future tense. Salvation in the future tense. Which means yung ating pagpasok sa kaluwalhatian, sa pagbabalik ng Panginoon. In this, you greatly rejoice sa bagay na ito, sa iyong kaligtasan na darating, na mahahayag sa huling araw. In this, you greatly rejoice, though now for a little while, you have been grieved by various trials. Now. So future, and then now. Present. We are grieved in the present time with various trials. Pero ano ba talaga ito, mga trials na ito? Ito ba ay pampahirap ng buhay mo? Pagdating sa verse 6, ipinakita niya na itong trials, various trials, ay hindi pampahirap ng buhay mo ngayon. Anong purpose nito? Verse 7, "That the genuineness of your faith, being much more precious than gold perish, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ." Now, gusto ko i-break down mabuti ang verse 7 na ito. Okay? Ang apoy ay ibinibigay para dalisayin ang ginto. Hindi para
gawing ginto. Tandaan natin yan. Okay? Hindi ang apoy ang gumagawa ng ginto. Ang ginto ay dinadarang lang sa apoy para ma-purify siya. Para lumitaw na talagang ginto siya. Yun ang ibig sabihin dyan. Okay? So, ang purpose ng mga trials ay hindi para mag-produce ng faith, kundi para palitawin na genuine ang faith mo. That's the idea of trials. Pag sinabi, sinusubo ako ng Diyos para maging totoo ang ating pananampalataya. No, hindi pwedeng mangyari 'yon, mga kapatid, na tayo ay na ang faith mo ay mula sa hindi totoo at magiging totoo. Either you have genuine faith or you don't have it. Ang ibig sabihin, ang confession mo sa umpisa, kung hindi ito in-acknowledge ng Holy Spirit, it's not genuine. Okay? Kailangan mag-produce ka ng genuine faith. Kailangan i-present mo ang genuine faith. At ang genuine faith ay i-confirm ng Holy Spirit. And then, idadaan sa trials. Para ano? Para lumitaw yung kanyang genuineness at magbigay ng kapurihan sa Diyos. So, ang trials natin sa lupa ay hindi para pahirapan ng mga Kristiyano at para gawing totoo ang kanilang pananampalataya, kundi para palitawing totoo nga ang faith nila. At habang ang faith mo ay dumadaan sa apoy, kapag totoo ang faith, ang trials ay walang magagawa sa faith na totoo. Ang pwede lang mangyari ay lalong lumitaw na ito ay totoo. Ganun lang yun. Dumating ang problema mo, dumating ang crisis, one after another na mga crisis, hindi pwedeng mangyari na dati may genuine faith ka tapos ngayon ay naglaho dahil sa sobrang dami ng trials. No. Either you have it from the start or you don't have it. At kapag genuine ang faith mo, kahit gaano karaming trials, hindi yan kayang ibagsak ng trials. Lalo lang kikinang ang faith mo. That's the reason, sabi rito, so that it may be found to the praise, honor, and glory, sabi rito, at the coming, at the revelation of Jesus Christ. Sa pagdating ni Kristo, ang sasalubong sa Kanya ay mga taong may genuine faith, at hindi lang basta genuine, mga faith na kuminang, mga faith na nagbigay ng glory, ng honor, at ng praise sa Kanya habang sila'y nasa lupa. Kaya mga kapatid, kung tayo may genuine faith, huwag natin itong itago. Huwag natin itong ibaon sa baul. Huwag natin ibaon sa lupa. Hayaan niyong yan ay dumaan sa trials. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon. Pag, sa araw ng pagbabalik niya, ang ating faith ay kumikinang at siya ay naluluwalhati. So that is the idea. Now, tingnan natin ang kasunod. Whom having not seen you love, though now you do not see him, so si Jesus ay mahal natin kahit hindi pa natin nakita. Yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. So ito yung faith natin ngayon sa Kanya. Nagagalak tayo kahit hindi natin siya nakita. Nasisiyahan tayo. Confident tayo sa promise. Yung sinabi na in this you rejoice. At sabi sa verse 9, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. The salvation of your souls. So makikita natin na merong future tense ang salvation, binanggit sa unahan. Verse 5, ready to be revealed in the last time. At kapag ikaw ay kapag genuine ang faith mo, at ito'y dumaan sa trials, hindi ka talaga nadi-discourage, nalulungkot, hindi ka nagigive up sa paglilingkod sa Diyos, kundi lalo kang nagiging masaya at masigla sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Na kahit hindi pa dumarating yung future salvation na yon, which is yung pagtawid mo sa kaluwalhatian sa pagbabalik ni Kristo, sa buhay mo ngayon ay inaangkin mo na yung salvation na yon ay narito na sa iyo ngayon. Diba? That is how faith works. That is why sabi ni Paul sa Hebrews 11, faith is the
evidence of things not seen. Yung mga bagay na inaasahan pa lang natin na darating pa lang sa pamamagitan ng faith na yan, because you have that faith, yung future ay para bang nariyan na sa'yo ngayon. So ang salvation mo sa, na future pa lang, ini-enjoy mo na ngayon pa lang. Pero hindi ito imagination lamang, kundi ito'y real experience, because nararanasan mo ang keeping power ng Diyos, which is the Holy Spirit. So, kaya makikita natin ang totoong buhay Kristiyano ay hindi magiging malungkot, hindi magiging boring, at hindi magiging dragging na hinihintay mo na lang mag-rapture at bahala na, basta ako'y ligtas, at kung ako'y ligtas, ako'y ligtas. No, mayroong kasiyahan, mayroong kagalakan, at may enjoyment sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat yung darating ay kiniklaim mo na ito'y natanggap mo na. Si Peter ay nagtuturo din ng present experience ng salvation. It has a future tense, it has a present tense. It has a past tense. Being born again unto a living hope. Yun yung past tense niya. So, how does God preserve the saved? Paano iniingatan, pinipreserve ng Diyos ang mga iniligtas niya? By the keeping power of the Holy Spirit. He gives the Holy Spirit as confirmation. So, sa part na ito, ay bigyan natin ng emphasis na ang Holy Spirit or ang baptism ng Holy Spirit ay hindi passive experience. Pag sinabi nating passive experience, ganito yan. The moment na ikay sumampalataya, tinanggap mo ang Espiritu Santo. Sampalatayanan mo lang, maniwala kang lubos, at magsimula kang mabuhay as a Christian. Yan actually ang doctrine ng maraming evangelicals. Na ang Holy Spirit ay tinanggap ng isang believer at the moment na siya ay sumampalataya at nanalangin ang tinatawag na sinner's prayer. But there is no experience. Walang manifestation, walang experience ng pagkilos ng Espiritu Santo. That's why ang pwede kong tawagin yan, it's a passive baptism of the Holy Spirit. No, para bang dandyan na lang. Pero hindi ganoon ang ating nakita sa scripture. When the Holy Spirit comes, may manifestation ito. May manifestation ito. At hindi mo pwedeng dayain ang sarili mo na wala akong maalala nga, wala akong ganung karanasan, pero naniniwala ko na sa akin ang Holy Spirit. You have the experience. Maaring hindi mo ma-recall, maaring hindi mo maalala kung kailan nangyari, but if the Holy Spirit is in you, meron kang naranasan definitely na galing sa Diyos. Sapagkat ang pagkakaloob ng Espiritu Santo ay hindi passive experience ito. Ito'y aktibong pagkilos ng Diyos. We have the Bible to support that. Okay? So, dagdag ko ang Romans chapter 8. Sapagkat dito ay pinakita ang isa pang role ng Holy Spirit sa assurance ng ating salvation. Ang sabi ng verse 16 na lang, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are the children of God. Anong sabi ron? Ang Espiritu mismo ay nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. In other words, kinoconfirm ng Holy Spirit sa iyo, sa iyong Espiritu, na ikaw ay anak ng Diyos. So, hindi tao ang magkoconfirm nito. Hindi ikaw sa iyong sarili ang magkoconfirm nito. It has to be the Holy Spirit. Napakaganda ng salitang bear witness, sapagkat ang bear witness, ito ay may kinalaman sa testimony. The Greek word is martureo, nang ibig sabihin witness, yan din ang source ng ating English word na martyr. So ang mga martyrs sa lumang na mga saints, mga apostles, mga martyr na matay dahil sa kay Kristo,
sila'y namatay because sila'y nagpatotoo. Pinatotohanan nila ang mga bagay patungkol kay Kristo at sila ay inutsig at pinatay dahil doon sa kanilang testimony. So we call them martyrs. Pero it doesn't necessarily have to be that way na tayo kailangan munang mamatay para maging martyr. Ngayon pa lang ay pwede kang maging martyr ni Kristo. At pag sinabing martyr, hindi yung ikaw ay api-apihan. Pwede kang apihin at pag ikaw inapi, ay okay lang. Pero hindi mo kailangang magmukhang api. Diba? The idea is to be a witness. Magpatotoo. Patotohanan si Kristo. So, ang Holy Spirit ay nagpapatotoo patungkol sa ating sonship. That's the reason mahalaga na maranasan natin ang bagay na yan sapagkat sabi ng Acts 15 kanina pa, ang Holy Spirit ay acknowledgement ng Diyos sa faith ng mga tao na nakakaalam ng puso. So, kapag ito'y naranasan natin, then, in-acknowledge niya na tayo anak ng Diyos, kino-confirm ng Diyos sa ating espiritu na tayo'y anak ng Diyos. Diba? So, ang nagko-confirm na ako'y anak ng Diyos ay hindi pastor ko, hindi asawa ko, hindi mga tao sa paligid ko, kundi ang espiritu ng Diyos na nasa akin. Siyempre, pwede ko rin sabihin na pinatotohanan ng Biblia. Sabi ng Biblia, ako'y anak ng Diyos. Well, ang Biblia ay kasulatan at yan ay pwedeng magsalita in general, hindi lang sa iyo, kundi sa kanya rin at sa ibang tao. Pero how do you know na yung sinasabi ng Scripture ay ikaw ang pinatutungkulan? Kailangan meron kang witness sa loob. That's the Holy Spirit. Sabi ng 1 John chapter 5, tingnan ninyo ang sabi dito sa 1 John chapter 5. Saan tayo mag-start? Speaking of the Holy Spirit, actually bagong Holy Spirit in-address dito, binanggit muna ang patungkol sa mga ipinanganak ng Diyos. I don't have the verse, pero pwede niyong basahin sa inyong Bible ang verse 4. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Speaking of the Son of God, so mula sa ipinanganak ng Diyos, in-address naman niya ang anak ng Diyos. Verse 6, this is he, yung Son of God, who came by water and the blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood, and it is the Spirit who bears witness because the Spirit of truth. So isipin niyo mabuti mga kapatid. Even Jesus had to receive the Holy Spirit because that the Holy Spirit will testify na siya nga yung anak ng Diyos. Remember nang si John ay nangangaral, mayroong dumarating sa likuran ko na hindi ako karapat-dapat magtanggal ng sintas na kanyang sapatos. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at apoy. Siya ang Kristo. Hindi ko siya kilala. Pero meron akong palatandaan, malalaman ko kapag nariyan na siya. Wala siyang kamali-mali, pinsan niya. Diba? Sapagkat first cousin sila, si Mary at si Elizabeth, ay magpinsan. Hindi, wala siyang kamali-mali. Siguro naglalaro pa sila, na dumadalaw si ang family nila sa isa't isa, sa Nazareth, sa kung saan man sila. Diba? And then wala silang kamali-mali hanggang sa nagkaedad na lang sila. And then John began this ministry preaching na ang Kristo'y dumarating na, repent for the kingdom of God is near. At dumarating na siya, nasa likuran ko. And then suddenly, bumaba yung kanyang pinsan. Naglalakad papunta sa kanya doon sa ilog ng Jordan. Paano niya nalaman na ito na nga? Sabi niya, nakita ko ang Espiritu bumaba sa kanya. So the Holy Spirit bears witness. And then anong sabi ng tinig na narinig ni John? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya sabi ni John dito, the same John na nagsulat ng Gospel of John, ngayon, kinonfirm niya ngayon, the Holy Spirit bears witness because the Spirit is truth. Now, ilagpas ko. Sa verse 7 kasi, at verse 7 at verse 8, merong context dito na hindi dapat kasama. Sa King James Bible natin ay isinama, but kung meron kayong newer version,
ay ang tamang translation dito sa verse 7 and 8 ay ganito lang. For there are three that bear witness, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree as one. At sabi ng verse 9, ito na tayo sa verse 9 and 10 na lang. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. Diba? Kung tinatanggap daw natin ang patotoo ng tao, well, mas dakila ang patotoo ng Diyos. Because ang patotoo ng Diyos ay hindi lang salita. Ang patotoo ng Diyos ay Holy Spirit. The witness of God is greater, for this is the witness of God which He has testified of His Son. So, ang the same Spirit na nagpatotoo sa anak ng Diyos ngayon ay nagpapatotoo sa atin. Verse 10, He who believes in the Son of God has the witness in Himself. In Him. Oh, in Himself. So, malinaw na ang tinutukoy niya rito na witness ay ang Holy Spirit. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nasa Kanya ang patotoo, ang saksi. He who does not believe God has made him a liar because he has not believed the testimony that God has given of His Son. And then kung ilalaktaw natin sa verse 30, napakaganda, sabi niya rito, These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. And that you may continue to believe in the name of the Son of God. So, sabi niya, sinasabi ko ang lahat ng ito sa inyo para malaman ninyo, ibig sabihin, para ma-assure kayo na meron kayong buhay na walang hanggan. So, that is practically saying, assured ang inyong salvation. If you have the Holy Spirit, you have the assurance of salvation. See? At anong sabi niya? And that you may continue. Kapag nalaman mo at natiyak mo na meron kang assurance ng salvation mo, and that is the witness that is now in you, the Holy Spirit dwelling in you, you have the assurance of salvation. You practically have eternal life now. Then sabi niya, upang magpatuloy kayong sumampalataya, that you may continue to believe. In other words, yung ating pagpapatuloy na pagpamumuhay sa pananampalataya, yung ating pagpapatuloy sa pagsampalataya ay nagagawa natin because we have the assurance. Di ba? Alam niyo mahirap kahit sa anong area ng buhay natin, mahirap humakbang sa isang bagay na hindi ka sigurado. Mahirap kumuha ng inspirasyon sa isang bagay na hindi mo alam kung kailan darating, kung paano darating, at kung darating nga ba. Pero kapag meron ka ng assurance, ikaw mag-alala, mahirap lang yan ngayon, pero nandun yan sa unahan. Then, may nag-i-inspire sa'yo. Mayroong nagsasabing, totoo yung iyong aabutin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Diba? And that is the Holy Spirit. When you have the assurance, then meron kang confidence sa bawat araw magpatuloy sa pananampalataya. I have the assurance. Bakit ako madi-discourage? Ay, nasa akin na ang assurance. Di ba? Bakit ako mag-give up? Ibinigay na nga ng Diyos ang assurance sa aking puso. Eh kung si Job nga, nagkaroon siya ng confidence, di ba? Sabi niya, kahit pakainin ng uod ang aking katawan, sa ang aking laman, sabi niya, in my flesh, I will see God. So, iyon ay outburst ng mga revelation na dumarating sa kanya sa panahon ng trials. Wala siyang witness sa loob nun. Wala siyang internal witness. Ang kanyang pinangahawakan lang ay mga salita ng Diyos, promises na kanyang narinig at minana sa kanyang mga ninuno at nakaabot sa kanya. And yet, siya'y iningatan niya ang kanyang integrity as a believer of God. At nagkaroon siya ng ganong confidence. E gaano pa tayo? How can you say, parang hindi ko na kaya, mag-give up na yata ako, hindi na muna ako mag-church? How can you say that? If you have the Holy Spirit, you can only say, I believe it. You can only say, I am confident sa ginawa ng Diyos sa aking buhay. So you see, mga kapatid,
That's the reason we can continue serving the Lord, because we have the assurance of it. That's the reason, kahit dumating ang kamatayan, pag napagod na ang katawan ko, ginupo na ng karamdaman, nandun pa rin ang confidence, nandun pa rin ang peace, nandun pa rin ang comfort na ako ay tatawid sa piling ng Diyos. Na hindi na ako kailangan mag-drop by sa purgatory sapagat kompleto na ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Tandaan natin yan. So kung ang ating pamamalian, itutuwid ang mga maling kaisipan about assurance of salvation, ito ay sapat na. May assurance tayo ng kaligtasan because we have the Holy Spirit. Kung wala tayong assurance ngayon, then we need the Holy Spirit. Tingin natin sa Diyos na ito'y ipagkaloob niya sa atin, sa mga mananampalataya. Kung hindi tayo sigurado, baka meron pa tayong dadaan ng ibang lugar pag tayo namatay, then that's only because hindi natin nakikita na sapat na ang ginagawa ni Kristo sa buhay natin. Wala tayong makikita sa Biblia na nagsusuporta ng idea. Even ang mga apostles ay walang itinuro na kapag tayo namatay, there's another place na itutuloy ang paglilinis sa buhay natin. At maghihintay tayo sa prayer ng mga buhay para tayo ay ma-purify doon at eventually alisin at dalhin sa langit. There is no reference patungkol sa bagay na. It's tradition. It is church tradition na nagpiprevail hanggang ngayon. And that's the reason, marami mga taong umaasa sa prayer ng mga buhay para sa kanilang mga patay. And that's the reason, marami mga nabubuhay na hindi nila, napapagod at nagsisikap. And imagine, walang assurance yan, pero ginagawa nila taon-taon, ginagawa nila ipanalangin ng mga patay, hoping, nagbabaka sakali lang na baka kung kailanman ay alisin ng Diyos. Well, walang mangyayaring ganun, mga kapatid. Because ang namatay na sinner ay nasa impyerno, nasa Hades, at ang namatay kay Kristo ay nasa kalangitan. Yun lang yun. So, what about you are saved for as long as you believe? Well, I believe. I am saved. And that's enough. Ako'y sumasampalatayang ako'y ligtas. At ang aking kaligtasan ay hindi effort ko sa aking sarili para ako'y maligtas. Ito'y gawa ni Kristo. And I will continue to believe because I am saved. Yun ang dapat natin maging principle, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa pananampalataya, magpatuloy tayo na sumasampalataya sapagkat niligtas na tayo ng Panginoon. At ang kanyang pagliligtas ay kumpleto. Manatili kang sumasampalataya sa kanya. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos sa mga salitang ito. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Tayo ay tumayo, mga kapatid, at mananalangin at magpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito ay kung meron tayong dapat ipanalangin ng mga kaluluwa, ito ay ang mga kaluluwa ng hindi paligtas, ng mga nabubuhay ngayon. Maaring ito ay mga anak natin, maaring ito ay kapatid natin, mga mahal sa buhay, kaibigan. Yan ang dapat nating ipanalangin. At walang indulgence, walang prayer na sapat magliligtas para sa kanila. Ang pwedeng gawin ng ating prayer ay magbukas ng daan para ang Diyos ay makagawa sa buhay nila. But our prayers cannot save them. Only Jesus can save them. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, purihin ka sa gabing ito, sa mga salita.